Magandang gabi po sa lahat. Gusto ko lang pong ibahagi ang mga naranasan ko dito sa pinagtatrabahuhan ko. Matagal na ako dito, kaya hindi ko na alam kung kailan eksaktong nangyari ang bawat isang insidente. Una, medyo bago-bago pa lang ako noon dito. First time kong mag-overtime noon. May kailangan lang tapusin na paperwork para sa ISO requirements namin. So nasa pwesto pa ako noon at nag-encode. Tapos, may isang taga-production ang pumasok sa opisina para mag-request ng form nila. Siyempre, napalingon ako. Tapos, nagtaka ako sa tingin sa akin ni Kuya. Parang kakaiba kasi. Tapos biglang sabi niya, andito ka pa pala? Kala ko nakauwi ka na. Ngumiti lang ako. Sabi ko, Ote pa eh. Tapos nag-encode na ulit. Mga alas 9 na nung matapos ako sa ine-encode ko. Sobrang sakit ng likod ko dahil sa maghapong pag-upo at pag-encode. Pagdating ko sa may guard para mag-out, parang nagulat siya. Nag-OT ka pala ma'am? Kala ko nag-out ka na kaninang alas 5. Nagtaka naman ako kasi hindi naman ako lumabas ng 5 PM. Break time kasi yon para sa mga mag-OT. Kailangan mag-time out ka muna. Tapos mag-i-in ka na lang ulit bago matapos ang 15 minutes na break. So eto na nga. Sabi ko, hindi naman ako lumabas ng alas 5 kuya. Straight OT ako. Di nga ma'am. Nakita talaga kita kanina nung nag-out ka eh. Eto pa nga oh. Nakasulat na sa logbook ko yung out mo. So tinignan ko. At totoo nga, may log out na ako sa logbook niya. Nagkatinginan na lang din kami ni guard noon. Tas umiling-iling na lang ako kasi kinilabutan na ako. Si guard naman, tatawa-tawa lang, pero mukhang gets niya na. Ito naman pong sunod na kwento ko ay nangyari sa pantry. Lunch break, galing kami noon sa labas ni Edna, yung best friend ko sa work na palagi kong kasakasama. Bumili lang kami ng pagkain sa labas tapos sa pantry namin naisipan kumain. First time sana namin yun. So pagbili namin, pupunta na sana kami sa pantry. Kaso sabi ni Edna, una na raw ako at kukunin niya lang yung baon niyang kanin sa bag niya. So diyon na nga, nauna na ako sa pantry. Pagdating ko, walang tao. Nagulat pa ako kasi nakasunod na pala siya sa akin. Sabi ko, bilis mo ah. Pero hindi niya ako pinansin. Nagtuloy-tuloy lang siya ng lakad at pumasok sa CR. Dinig ko din na nagbukas siya ng gripo. Sabi ko pa, ano ba naman yan? Kung kailang kakain sa katatae? So naupo na ako noon sa may mahabang mesa at inayos yung pagkain namin. Maya-maya, napasigaw ako kasi ginulat ako ni Edna mula sa likod. Namura ko tuloy siya at nasa bunutan pa. Sabi ko, success? Sabi niya oo habang tumatawa-tawa pa. Akala ko na gets niya yung sinasabi ko. Naiwan mo pa yung gripong nakabukas oh. Sabi ko, ha? Hindi naman ako nag-CR ha. Tsaka may tao ata oh. Napatingin ako sa kanya habang nakakunot ang kilay kong minumura siya. Gagi, walang ibang tao dito. Tayo lang. Ikaw yung nakita kong nag-CR kanina eh. Hinintay kong tumawa siya at sabihin siya ngayon. Pero nakikita ko rin kasi sa mukha niyang nagtataka rin siya sa sinasabi ko. Tanga, kita mong kararating ko lang eh. Ilang segundo kaming nagtitigan. Hanggang sa tumayo siya at naglakad papunta sa banyo. Kinatok niya yung pinto at tinanong kung sino yung nasa loob. Pero walang sumasagot. Inulit-ulit niya pa ang pagtatanong at pagkatok. Wala talagang sumasagot. So ang ginawa niya, unti-unti niyang itinulak pabukas yung pinto. Pagbukas, walang tao. So natakot na kami noon. Sa takot namin,
hindi na kami kumain sa pantry. Tumakbo na kami palabas at dumiretso sa pwesto namin sa opisina. Nagulat pa nun yung department head sa amin, kaya tinanong niya kung bakit kami humahangos. So ikinuwento namin sa kanya yung nangyari. Hinaya niya pa kami na balikan daw namin at sasamahan niya kami. Siyempre ayaw namin, nakakatakot kaya. Kaya ang ginawa niya, siya na lang mag-isa ang pumunta. Pagbalik niya, dala niya na yung mga pagkain namin. At oo nga daw, bukas pa yung ilaw at gripo, kaya siya na ang nagsara. Sabi niya, normal na daw yun sa workplace namin, kaya masanay na raw kami, lalo na kung may plano kaming magtagal pa doon, tulad niya. Doon na kasi siya nagkaedad, kaya marami siyang kwentong kababalaghan doon. Tapos, sabi niya, bukas din daw yung third eye niya. Last na po ito. Gabi din po ito nangyari. OT ulit kami nun. Bale, tatlo na lang kaming naiwan ni na Sir Darwin, yung department head namin. Tapos ako at si Edna. Dahil inaantok na kami sa ginagawa namin, sabi ko kay Edna magpatugtog siya. Nagpatugtog naman siya. Worship songs yung pinatugtog niya. Okay na rin kaysa wala. Maya-maya, parang bigla akong nilamig. Malakas yung aircon sa department namin, pero sa buong araw namin doon, nung oras na yun lang ako nilamig. Buti na lang at dala ko yung jacket kong hoodie. So isinuot ko yun. Tas sabi ni Edna, nilalamig ka rin? Tumango lang ako, tapos tumingin ako kay Sir. Parang hindi man lang siya natitinag sa lamig. Ilang minuto pa, hindi na nakatiis si Edna. Sabi niya, Sir, di ka giniginaw? Ifan muna natin yung aircon. Ang lamig na eh. Total, malapit naman na tayong umuwi, di ba? Tumingin lang si Sir sa kanya at tumango. So fast forward po tayo ng konti. 10 PM, nag-out na kami. Sabay-sabay kaming naglakad papunta sa sakayan ng jeep. Habang naglalakad, nagkwento si Sir Darwin. Alam niyo ba kung bakit biglang lumamig ng sobra kanina? May kasama kasi tayo. Siyempre, natakot kami ni Edna. Lasi Sir, nanunakot pa. Pauwi na lang eh. Sabi ko sabay kapit kay Edna. Totoo, may bata kanina sa room. Nasa may paanan ko, nakakapit. Di nyo ba napansin? Hindi ako kumikibo kanina. Sabi pa niya, matagal na daw yung batang multo na yon sa opisina. Minsan palakad-lakad, minsan nangangalabit. Minsan nga daw, nakikita niyang nasa ilalim ng table namin yung bata. Nakaupo lang at nakatingin sa amin. Eight years na po ako dito sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Maliban naman kasi sa mga multo-multo na yan, maayos at masaya naman po ang workplace namin. Wala rin pong problema sa pasahod dahil Japanese po ang may-ari ng company at maayos po silang mga alaga ng empleyado. Yun lang po muna sa ngayon. Next time po, magpapakwento ako kay Sir Darwin, tas ikukwento ko rin dito. Or baka siya na mismo ang pagkwentuhin ko. Nakikinig din po kasi siya minsan dito kapag nakikinig kami. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang gabi po. Shoutout po sa girlfriend kong si Katrina. Pareho po kaming silent listeners ng Nginig Stories sa Spotify. At gabi-gabi rin po kaming nakikinig. Marami po akong kwentong kababalaghan na ibabahagi. At isa na po ito dun.
Sana itong kwentong ibabahagi ko ay ma-feature nyo rin para mapakinggan po namin. Actually, na-post ko na po itong kwentong ito sa isang page ng mga nurses. Pero mukhang mas maganda itong mapakinggan habang ikinukwento. Kwento po ito ng isang linggong kababalaghan na nangyari sa operating room, delivery room at recovery room unit namin noong taong 2016 sa isang ospital sa Parañaque. Unang insidente. Night shift po ako noon at ako yung in charge na nurse. Then, yung isang ka-shift ko, may nakita siyang isang nurse na pang-umaga. Naghuhugas ng instruments sa wash area. Sa pagtataka niya, nilapitan niya ito at tinanong kung bakit siya nandun eh hindi pa naman niya duty. Hindi daw ito sumagot at nagpatuloy lang sa ginagawa. So dead man na lang siya. Pagkatapos ay pumunta na sa nurse station. Tinanong niya ako kung bakit nandoon yung nurse na pang-umaga. Sabi ko, ha? Paanong nandyan? Eh pang-umaga nga, di ba? Tas ayun na nga. Sinabi niya na nakita nga raw niya sa may wash area. Sabi ko, imposible. So sinamahan ko siya at bumalik kami sa may wash area. Pero pagdating namin doon, wala namang tao. At isa pa, wala din namang instrument na lilinisin. Dahil wala naman kaming case nung gabing yun. Dahil doon, ayun, wala tuloy na tulog sa amin nung gabing yun. Pangalawang insidente. Yung ka-duty kong nurse na nasa recovery room ay may handle na tatlong pasyente. Tapos nakita niya daw yung midwife namin na napadaan sa recovery room, kaya nagpakuha siya rito ng gamot. Ang kaso ay hindi raw siya nito pinansin at dire-diretso lang na naglakad hanggang sa makarating sa labasan sa kabila. After 15 minutes, dumaan ulit yung nakita niyang midwife kanina, papasok ng recovery room. At sinabihan niya ito ng, "Ate, ba't di mo ako pinansin? Papakuha lang sana ako ng gamot pang endorse." Nagtaka naman si midwife. Kasi ang sabi niya, noon lang daw siya dumaan sa recovery room. Dahil may pasyente daw siya sa labor room. At noon lang din daw sila nagkita ng nurse sa recovery room. So kinilabutan na siya. Kaya ayun, nagpasama na lang sa akin yung recovery room nurse dahil natakot na siya. Mayroong kasabihan na kapag nakita mo yung doppelganger mo, may chance na maaksidente or worst, eh mamatay ka. Kaya lahat ng naka-duty ko na may nakitang doppelganger ay natakot at kinabahan. Ang akala ko ay hindi ako masasangkot sa hilakbot na naranasan ng iba. Pero nagkamali ako. Ito yung ikatlong insidente. Apat kaming duty during that night. Ako, the nurse in charge. Nurse A, Nurse B, at midwife. Bago kami mag-endorse ng 5:45 AM, may pahabol na notification na may endoscopy procedure ng 7 AM. Kaya sinabi ko na kami na ang magpe-prepare para doon dahil wala din naman kaming naging case last night. Nakahiwalay kasi ang endoscopy unit, pero kami ang may handle ng case. Bago kami umuwi, dumaan muna kami sa endoscopy unit para ihanda yung mga gagamitin namin at para na rin ma-encode sa computer at ma-note sa whiteboard yung patient's details. Ang setup ng endoscopy unit namin. Pagpasok mo ng pinto, may lamesa at upuan. Yun yung receiving area. Pagpasok mo pa sa loob bandang kaliwa, makikita mo yung table na hinihigaan ng pasyente.
At sa tabi nun ay yung endo machine, computer at whiteboard. Sa paanan naman ng patient's table, nandoon yung nilagyan ng mga scopes o camera na pang-endoscopy. So ako yung nag-setup ng machine at computer. Si Nurse A ang nag-aayos ng gamit para sa case. Si Nurse B, siya yung nagsusulat sa whiteboard ng patient's details, pati na pangalan ng doktor. Si midwife naman, kinuha yung scopes o camera sa kinalalagyan nito. Wala pang 5 minuto, nagulat ako kasi biglang sumigaw yung midwife at tumakbo papunta sa akin. Pati si Nurse A at Nurse B nagulat na rin. Kaya nagsiksikan kami sa tabi ng computer kung saan ako nagtatype. Ako lang kasi yung lalaking duty nun. Tinanong ko siya kung anong meron. Sabi niya, "Sir, pagguha ko kasi nung scope, nakita kitang may isinusulat doon sa may table sa harap. Eh, nandyan ka naman sa harap ng computer at nagtatype. Paglingon ko ulit doon sa nagsusulat sa table, nakita ulit kita. Nakangisi na sa akin." Sa sobrang hilakbot namin, sabay-sabay kaming nagtakbuhan noon palabas ng endoscopy unit. Yun lang po. Maraming salamat po, Boss Kira. More power po. Walang kasing sakit ang mawalan ng anak, lalo pat ni hindi man lamang nito naranasang mamuhay sa mundong ibabaw. Ipinanganak ni Marie ang isang sanggol na wala ng buhay. Kulang sa buwan nang ito'y lumabas, kung kaya't hindi ito pinalad na mabuhay. At dahil na rin sa kawalan ng kakayahan na madala si Maria sa ospital. Unti-unti siyang bumangon mula sa pagkakalugmok. At ipinaghanda ng baon ang paalis na asawa't panganay na anak. Nagulat pa ito nang makita ang ina na ipinagluluto sila ng kanilang tanghalian. Masaya siyang kahit paano ay unti-unti na nitong natatanggap ang nangyari. "Ma, ako na dyan," anigado. Ngiti lang ang itinugon ng kanyang ina at ipinagpatuloy lang ang ginagawa. Natuwa naman siya dahil hindi niya na kailangang alalahanin ang ina. Kahit pa maghapon sila sa bukid ng ama. Sa liblib na bahagi ng kabundukan sila naninirahan. Kakaunti lang ang pamilya na nakatira doon, malayo sa magulo at maingay na syudad. Kinahapunan pag-uwi ay nagulat sila sa nadatnang bisita. Ang tiya Maria nila, nakakambal ng kanilang ina. Lumapit si Gado upang magmano sa ina. Pati na rin sa kanyang tiyahin. Kamukhang kumukha talaga yon ang kanyang ina. Kung lumaki lang siguro siyang kasama ito, ay tiyak na malilito siya kung sino ang kanyang ina sa dalawa. Nagkamustahan pa silang matatanda. Samantalang, dinaluhan naman ni Gado ang dalawa niya pang masayang mga kapatid dahil sa dami ng pasilubong ng kanyang tiyahin. Maya-maya ay nagpaalam na ang tiyahin. Narinig pa nga nito ang sinabi sa kanyang ina. "Oh, pag-isipan mo ha. Oh siya, ako'y aalis na. Mag-iingat kayo dito." Matapos yun, ay lumarga na nga ang kanilang tiyahin. Inihatid na lamang nila ito ng tingin mula sa kanilang bahay. "Ma, ano po yung sinabi ni tita?" "Ah, nangangailangan kasi ng kasambahay yung kapitbahay niya. Mag-aalaga daw ng bata. Habang wala yung asawa, tinatanong niya ako kung gusto ko daw bang magtrabaho doon." Nalungkot siya sa nadinig. "Ma, wag na. Okay naman tayo dito, di ba? Di ba pa,
Nagkatingin na ng mag-asawa sa tinuran ng kanilang panganay. Magpahinga ka na, kami na ang bahala dito ng inyong ina. Nagdadalawang isip man ay sumunod na lamang sila. Ilang araw lang ang nakalipas, inihatid na nila ang ina sa sakayan ng bus. Wala siyang nagawa upang pigilan ang ina. Kailangan daw kasi nilang makaipon para sa pag-aaral nilang magkakapatid. Napagdesisyonan na din nilang manirahan sa syudad kapag nakahanap na ang kanilang ina ng matitirahan doon. Unang linggo pa lang ng pag-alis ng ina ay nangungulila na agad sila dito. Kaya naman, laking gulat nilang mag-ama nang nasa bahay na ulit si Marie. Habang masaya nitong inaasikaso ang dalawang bata. Magana silang kumain ng hapunan habang ibinabalita ni Marie ang mga nangyari sa kanya sa trabaho. Dalawang araw din ang kanyang pahinga dahil wala daw trabaho ang mag-asawa at sila na ang mag-aalaga sa kanilang anak. Kaya naman dalawang araw din siyang maaaring manatili sa kanilang tahanan. Kinabukasan, gaya ng nakasanayan ay maagang nagising si Gado. Nagayos na siya ng sarili upang pumunta sa bukid. Ngunit 30 minuto nang nagaantay si Gado ay hindi pa din lumalabas ng kwarto ang ama. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ng magulang upang silipin kung natutulog pa din ba ang mga ito. Ngunit mabilis din niya itong naisara nang makitang nakapatong dito ang kanyang ina. Nangingiting napapailing na lang siya. Mauuna na lamang siya sa bukid dahil sigurado namang susunod din ang ama. At tulad nga ng inaasahan, bago pa makapagpananghalian ay dumating na ang ama. Nanunukso ang tingin niya rito dahil sa alam niya kung bakit tinanghali ang ama sa bukid. Sobra niyo po bang namiss si mama pa? Ngingisi-ngisi niyang tanong dito. Tigilan mo nga akong bata ka. Kumain ka na lang dyan para makarami pa tayo. Makakarami naman sana tayo pa eh, kung inagahan mo lang ng konti. Tukso niya pa sa ama. Hey, kaso pa, mukhang kayong nakarami ni nanay eh. Pagpapatuloy niya pa. Pabiro siyang sinapok ng ama sa ulo. Manahimik ka na, masakit na ang susunod dyan. Mabilis na natapos ang araw at nakauwi na din sila. Sabay-sabay pa silang naghapunan at kapansin-pansin ang pananahimik ng dalawang kapatid ni Gado. Ang tahimik nyo ah, untag niya rito. Naglaro kami buong araw kaya siguradong pagod itong dalawa. Natatawang sagot ni Marie. Napangiti lang si Gado at nakinig na lang sa kwentuhan ng magulang. Pwede na din, kahit dalawang araw sa isang linggo lang nilang makasama ang kanilang nanay, ay ayos na rin. Matapos makapaghapunan, agad niya nang inilagak ang dalawang kapatid sa kanilang higaan at maging siya ay namahinga na rin. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya sa ingay na nagmumula sa kabilang kwarto. Round 2. Mahinang bulong niya sa sarili bago muling ipinagpatuloy ang pagtulog. Oh, wala pa din ba si Mang Nestor? Bati sa kanya ng kaibigan at katrabaho nang makarating siya sa bukid. Oy, mukhang kailangan ko ng sanayan ng sarili ko na pag ganitong araw, laging tatanghaliin si tatay. Gera gabi-gabi. Natatawang sagot niya habang patuloy na nagtatrabaho. Maya-maya, namataan niya na ang amang naglalakad papalapit sa kanila. Agad niyang napansin ang pagkatamlay nito. Bagsak ang balikat at tila hingal na hingal. Nagtatakang nilapitan ni Gado ang ama. Pa, okay lang po ba kayo? Hindi niya tuloy maiwasang mag-alala nang mas mapagmasdan pa ng mabuti ang ama. Namumutla ito at nanlalalim ang mga mata. Katakataka din ang mabilis nitong pagkapagod. Samantalang wala pa itong nagagawa sa kanilang trabaho. Magpahinga na lang po muna kayo dyan pa. Maya-maya, kung kaya nyo na po, umuwi na lang po kayo at matulog. Kaya ko na po ito. Basta matulog kayo ha. Ginagabi-gabi nyo naman po kasi si mama eh. Idinaan niya na lang sa biro ang pag-aalala na ikinatawa din naman ang kanyang ama.
umuon na lang ito sa kanya at pinabalik na siya sa trabaho. Ilang saglit lang ay nagpaalam na din ito na uuwi na. Gado? Gado! Isang malakas na tinig ang pumukaw sa kanya habang siya ay nagtatrabaho. Napangiti siya nang makita ang ina na papunta sa kinaroroonan niya. Ma! Anong ginagawa niyo rito? Pero nagulat siya nang yakapin siya ng mahigpit ng kanyang ina. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa habang tila may hinahanap sa paligid. Ang papa mo nasaan? Nasa bahay po ma. Mukha ho kasing pagod na pagod eh. Kaya pinagpahinga ko na po muna. Bakit po? Bumakas ang pag-aalala sa mukha ng ina. Gado! Nasa panganib ang papa mo. Halika na, bilisan mo! Ma? Ano po bang nangyayari? Imbis na sagutin siya nito, ay hinila na agad siya ng ina. Ma! Ano po bang nangyayari? Paliwanag niyo naman po! Hindi ako yun, anak. Oh Diyos ko, hindi ako dapat naniwala. Hindi dapat ako umalis. Oh, ngayon lang ako nakauwi, anak. Nilapitan ako ni Mirna, kaya nalaman kong may isang impostor na umuwi sa bahay. Hindi na nakakibo si Gado sa narinig. Para kasing ang nanay niya talaga yung umuwi, kaya naguguluhan siya sa sinasabi ng ina. Makinig ka anak, hindi ako yung umuwi sa bahay. At malakas ang kutob ko na ang Tia Maria mo yun. Nay, kasi huwag kang maingay. Kumuha ka ng asin sa kusina. Nagtaka siya, ngunit agad din naman siyang sumunod nang pandilatan siya ng mata ng ina. Pagkaabot niya sa ina na nalagyan ng asin, ay agad itong dumakot doon. Pagkatapos, ay malakas nitong pinasok ang kwarto nila. Nakita nila doon ang Tia Maria niya na nakapaibabaw sa ama. Napangiwi siya sa nasaksihan at nag-alala na baka masaktan ng ina. Galit na galit nitong ihinagis ang asin sa kapatid. Nangako ka, Maria! Nangako kang hindi mo gagalawin ang pamilya ko! Ang mga sumunod na nangyari ay hindi niya inasahan. Nagsumigaw sa sakit ang kanyang tiya nang sabuyan ito ng asin ng kanyang ina. Tila napapaso itong napalayo sa ama na hanggang sa nung mga oras na yon ay nakahiga pa rin. Labis ang pag-aalalang nilapitan ng kanyang ina ang asawa. Noon lang niya napansin ang labis na pagbagsak ng katawan ng ama na sa kung ano man ang dahilan ay hindi din niya mawari. Nagulat si Gado sa pagsugod ng kanyang tiyahin sa kanya. Kaya agad niyang naihagis ang asin dito na ibinigay ng kanyang ina bago pa man sila pumasok. Dali-dali niya ring nilapitan ng ama't ina at saka inakay palabas ng kwarto. Ako ba ang hindi tumapad sa pangako, Marie? Hindi ako, kundi ikaw. Tinanggap ko ang kapalaran na ito dahil nangako kang hindi mo ako iiwan. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo ko. Iniwan mo ko at sumama ka sa lalaking ito. Bumuo ka ng masayang pamilya. Samantalang ako, mag-isa, nakakulong sa sumpang ito. Ang sumpa na dapat sana ay para sa'yo. Hindi sumagot si Marie. Kinuha niya lang ang itak na inihanda din nila kanina. Papatayin mo ko? Nakakalokong tanong nito. Nakangisi ito sa kanila habang itinatagilid pa nito ang ulo na tila kinukutsa sila. Unti-unting nagbago ang mukha at katawan ni Maria. Ang mata nito ay tila naging kulay dilaw. Humaba ang buhok at tumaas ito ng higit sa taas ng normal na tao. Nakakatakot ang itsura ng kanyang tiya. Wala na ang mabait at malambing na kapatid ng ina. Ngayon, ang nakikita na lamang nila ay isang halimaw na mayroong mahabang dila. Umikot pa ito sa harap nila.
Ikaw sana ang nasa kalagayan ko, Marie. At ako ang nasa kalagayan mo. Kung hindi ko lang sinalo ang sumpang ito na dapat sana ay para sa'yo. Ikaw sana ang nilalayuan. Ikaw sana ang kinatatakutan ng mga tao. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, mahal kong kapatid. Pero ano? Gusto mo lang akong patayin ngayon? Maya-maya pa ay ibinalik na nitong muli sa dati ang itsura. Wala na ang mga galos nito sa braso na dulot ng asin na isinaboy nila kanina. Unti-unti itong lumapit sa pinto na parabang walang nangyaring kung anuman sa pagitan nila. Aalis na ako. Hanggang sa muli, Ate Marie.